na para sa number one game show sa buong bansa, ang Family Feud. Let's meet our two teams. Si Nico Natividad at ang Team Bulakenyo. Si Wilbert Ross at ang Team Maginoo. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Magandang hapon, mga kapuso. Kayo ba ay stress? Problemado ba kayo? Huwag kayo mag-alala. We gotcha, fam! Dahil sagot namin ang saya dito sa pinakabasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud! Narito ang dating members ng All Male Dance Group na hashtags. Pero ngayon, hindi sila magkakampi, kundi magkakalaban sa hulaan. Kaya kilalanin na natin ang first team, ang Team Bulakenyo. Kami yan! Kami! Yes! Ang kanilang team captain, isang napakagaling na aktor and dancer, Nico Natividad. Thank you! Nico! Welcome to Family Feud, Nico. Salamat. Hindi ko pakilala mo. Siyempre naman, pakilala mo yan. Nasa aking tabi ang aking puting asawa. Maganda, sexy, mabait. Bawal na makalimutan eh. Apa! Siyempre, si Shelo! Hi, Shelo! Ang aming family financial advisor, Jojo. Ay, mahalagang-mahalaga yan. Mahalaga, siyempre, malaking jackpot prize eh. Oo, di ba? Madadagdag sa kayamanan yan. Ang agriculture princess ng Bulacan, Liza. Hi, Liza. Bilang kayo ay Team Bulakenyo. Kunin na natin itong pagkakataon na batiin nyo naman yung mga kababayan nyo. Napakaraming nanonood sa atin sa Bulacan, Nico. Ayan, magandang araw mga taga-Bulacan. Lagi nyo tandaan, walang pangit na Bulakenyo. Yes! Panalo yun. Nico, good luck sa inyo, Team Bulakenyo. Thank you. Good luck. Eto na po. Nasa kabila po ang kumpare nila. Pero sila rin daw ang kaagaw sa 200,000 pesos. Ay dadagdag sana sa yaman. Walang iba kundi ang Team Maginoo led by a very, very good actor and singer, si Wilbert Ross! Wilbert! So excited! Sobrang salamat po sa pag-imbita sa amin dito. Maraming salamat din. Pero Wilbert, bago tayo mag-upisa, sino-sino mo mga kasama, magiginoong kasama natin dyan? Ito ang mga Maginoo kong mga kasama. Isa sa mga kilala kong magaling na aktor at host, Migs. What's up, Migs? At ito, isa din sa pinakamagaling na komedyante na kilala ko, TJ! What's up, TJ? At eto, para sa akin, pinakamagaling na comedy director. Para sa akin yun, na Victor Villanueva. What's up, Direk? Ang director na napakagandang pelikula, ang Big Bird. At saka patay na si Jesus. Yes. Diba? Wow. It's good to have you. Pero alam ko, magkakaibigan kayo eh, diba? At matindi yung asarin niyo. Pero ito gusto ko malaman, pare Wilbert. Yes. Pagdating sa kagwapuan at hulaan, sino ba mas magaling sa inyo? Kasi height pa lang alam na eh, diba? I mean, kasi diba, may factor kasi talaga yung height. Tapos syempre, mas mataas yung utak ko. Yun na yun. Ayun na yun. Ay pare, papayag ba tayo dyan? Kahit malabo paningin ang tanungin mo, ako ituturo. Pag pinagkumpara mo kami. Ayun ah, ito na, magkaalaman na. Di ba? Simulan na natin ang bardagulan. Nico Wilbert, let's play round one. Good luck. Nakakaiba talaga pag magkakaibigan naglalaro. Napakasaya parate. Kaya, lalo na sa tanong na to. Kasi ang sinurvey natin ay 100 lalaki. Sa tanong na ito. Okay. Top 5 answers ang hinahanap natin. Itong tanong. Kung maabutan ka ng iyong misis na may kasamang ibang babae sa bahay, saan mo sasabihing magtago ang babae? Wilbert. Sa ilalim ng kama. Sa ilalim ng kama. Good answer! Good yan! Sana kasa, di ba? Survey says... Meron. Ito, Nico, ikaw na sagot. Pero huwag ka mag-alas. Survey lang ito. Ito, so pag kumaabutan ka ni Mrs. na may kasama ibang bahay sa bahay, saan mo sasabihin sa akin, magtago ka saan? Based sa 100 na tao, ha? Yes. Sa cabinet. Sa cabinet! Lalo na yung mga malalaking cabinet, cabinet no? Oo. Oh. Oh. Cabinet! Uy! What's up, answer? Nico, okay. Pass or play? Play. Okay, play let's tayo. Go. Play. Wilbert, balik muna tayo. Let's go play round one. Team Bulakenyo. Shelo, ayon sa 100 lalaki. Bigat yung cabinet. Kung maabutan ka na yung misis na may kasamang ibang babae sa bahay, saan mo sasabihin na magtago siya? Sa banyo? Sa banyo. Pwede!
Paano? Pwede, pwede. Survey says... Jojo, ayon sa 100 lalaki at ayon sa iyong mathematical computation, saan ba dapat magtagong babae pag maabutan ka ni Mrs. ng ibang babae sa bahay? Sa likuran ng bahay. Sa likuran. Backdoor. Pwede, back. Survey says... Liza, again, based on 100 men, okay? Kung maabutan ni Mrs. na may kasamang ibang babae sa bahay, saan mo sasabihin sa kanya na magtago? Pwedeng sa garahe. Sa garahe. Pwede. Para diretso uwi. Pwede diretso labas. Garahe. Wala. Nico, back to you. Isa na lang to. Isa pa kaya. Magtatago siya saan? Go. Dito na lang ba? Sa ano? Likod ng pinto. Likod ng pinto? Umabot ba yun? Umabot naman. Nandiyan ba yung likod ng pinto? Go! Panit! Grabe! Pero hindi pa kita... Bulacan represent! Grabe, sobrang expert sa pagtatago yung mga regalo. Narinig ko lang sa mga friends din. Diba? Sa mga friends kong boys. Alam ko na, Ano lang yan, mga sabi-sabi, diba? Sabi-sabi lang. Hindi naman ibig sabihin na personal experience. Dahil po dyan, panalo, Team Bulacan niyo with 87 points. Pero, mamaya, eh, babawi daw. Babawi daw. Babawi kami, babawi kami. Wala kami alam sa kanya kasi, bro. Di ba? Magino. 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 Pero yung mga susunod na round, alam ko mukhang talagang may kalalagyan din ito dahil babawi sila. Yes. Kaya panoorin nyo po at abangan sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Sa mga gusto ng shout-out, alam nyo po gagawin nyo, simple lang, mag-comment lang po kayo sa aming live stream. Mapapanood po kami. Kung mas gusto nyo sa YouTube, nasa YouTube kami. Kung gusto nyo Facebook, nandyan po kami live. Kaya magbabasa po kami ng mga messages nyo, yung mga comments nyo. Tapos, kumachay po namin kayo. Gusto po namin kayong batiin, di ba? Kaya tuloy lang po panonood. At ito po, pinapanood nyo ang laban ng teams nila Nico Natividad at Wilbert Ross. Ang nakakascore pa lang mga Team Bulakenyo, 87. Nakuha po nila yung round 1. Perfect nila. At ang tanong, makabawi kaya sa next round na ito, ang team nila. Tignan natin. Kaya this time, ang maglalaro naman ay ang asawa ni Nico na si Shello at ang sparkle actors natin na si Migs. Let's go, Migs and Shello! Pagdating sa pera, ano ha, kailangan ko ito ha. Shello, Migs. Wow, eto na. Bawi time, Migs. Migs, isa ka sa pinakabagong sparkle artist natin at actor. Nako, grabe. Congratulations. Ano ba yung mga tipong proyekto na talagang unang mong gustong gawin dito? Gusto kong kunin ay mga hosting projects. Pero alam mo kasi, itong katapat natin, si Shello, an entrepreneur, di ba, na misis ni paring Nico. Eh, siyempre, kotse lang naman ang niregalo sa asawa niya. Hanep. Tapos nakalagay sa caption sa Valentine's na lang babawi. Oo, hindi nga bumawi. Uy, Nico! Pagod, pagod. Sa movie. Napagod sa movie lagi. Hindi, kailangan namin manalo kasi hindi pa bayad. Panghulog. Ayun, kaya ito ang motivation mo. Ang tanong na ito, top 6 answers ang hinahanap natin. Uy, ito bagay na bagay sa ito. Nakakagulat. Ito. Kapag nagbenta ka ng item online, anong madalas na itanong sa comment section? Shello. Magkano? Magkano? O kaya HM. 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 Survey says... Shello, pass or play? Play. Alright, let's go, Shello. Tiyan na, si Jojo na next. O Jojo, kapag nagbenta ka ng item online, ano kaya madalas na itanong sa comment section? Discount. Discount? Yeah, pwede. Discount agad. Pwede, discount. Sabi daw nila. Discount. Ito from experience. Discount ka tayo dyan. Survey says. Discount. Meron na lang. Discount. Liza, ano kaya sa tingin mo? Madalas na itanong sa comment section kapag nagbebenta ka ng item online. Free delivery ba to? Yun, mga ganun. Free delivery. Survey says. Dapat meron yan eh. Team Maginoo, pwede na kayo mag-usap-usap. Eto, tingnan natin kung tatama si Nico. Kapag nagbenta ka ng item online, ano madalas na itanong sa comment section kaya? Pwede ba COD? COD, cash on delivery. Oh, COD. Cash on delivery. Services! Okay. Ano ba? May guys, voucher? Lima pa. Isang tamang sagot lang, direct. Ano kaya?
pag nagbenta ng item online, madalas na itanong sa comment section. Pwede ba? Pwede, ano as naman to eh? Steel naman eh. Siguro, ano, unang itanong is, available ba to? DJ? May size pa ba? May size pa ba? Mix? Ako po ay, ano pa yung mga available na kulay? Available na kulay. Available ba? Anong size na available? Kulay na available, Wilbert? Medyo similar yung mga sinasabi nila. Ano ba yung sa'yo? Pag nagbenta ng item online, madalas na itanong sa comment section for this round, pare. Kung available ba? Available pa ba yan? Hindi, hindi. Mali yan. Pinakamaling desisyon mo sa buhay. Wilbert, available na ano? Along klaseng available? Available ba ang size na to? Yun, available ang size. Nandyan ba yan, Sir Vicent? Yes, sir! Wow, napakagandang laban. Halos dikit. Tignan natin. Ano yung mga hindi nakuha? Number 6, please. Same din. Available color. Number 4. Matibay ba yan, sir? Number 3. Location. And finally, legit pa to. Legit pa to. Diba? Ang dami scammer dyan. Mag-ingat po tayo sa mga scammer. Ito na, hashtag nakahabol at nakascore na rin sa wakas ang Team Baguino with 61 points. Ang Team Bulaqueño naman ay meron pa rin 7. Natibay tayo sa 87. Kaya ang tanong, sino hahakot ng double points round? Malalaman natin sa pagbabalik ng Family Feud! Nagbabalik po ang Family Feud. Handa nang sumagot sa ating survey, ating studio audience. Ayos na, ready na. Simple lang ang tanong. Dahil mga pogi ang team leader ng ating mga teams na naglalaro ngayon, ha? Kompletuhin ninyo ang sentence, okay? Ang tipo kong lalaki ay blank. Oh, ganun lang. Sino? First. Oh, sige, ate, ikaw na lang. May lambira ka malapit. Anong pangalan mo? Alea po. Alea. Ang tipo kong lalaki ay ano kaya para sa'yo, Alea? Mataba po. Oh. Wala na mo masama sa pagiging mataba. Mataba? Mataba po ang wallet! Ang wallet? Mataba ang wallet. Siyempre, para maraming pang date. At saka para sa future. Yes po. Yan. O, de. Ang tipo kong lalaki ay... Ano? Yes. What's your name? Herman. Herman, ang tipo mong lalaki ay ano? Wala po, Kuya Dong. Wala? Wala kang tipong lalaki? Okay. Bakit? Lahat sila paasa. Pagkatapos mong mahalin, iiwanan ka rin. What? Humugot yan eh. Lahat? Pare, nilalahat. Tama ba to? Hindi. Maginaw kami. Baka hindi naman alabas yan. Ang tipo kong lalaki ay ano? Ay, sorry. What's your name first? Micaela po. Hi, Micaela. Okay. Ano? Tipo mong lalaki ay? Ang tipo ko pong lalaki yung gwapo po at saka nakakatuwa kagaya ni Mika at Natividad. Eh, paano si Wilbert? Pwede na po! Hindi ako tumatanggap ng pwede lang. Na-pressure na lang. Na-pressure. Kaya ka binanggit. Gusto mo ba ng hug? Gusto mo na hug? Ano yung dito? Ay, wait! Okay lang ba? Okay lang ba? Okay lang. Gusto mo na hug? Pwede na, pwede na. Diba? Ang layo pag-hug mo yung mga matatangka, diba? Mas malakas. Happy to see. Thank you. Gusto din namin ang hug. Diba, mas masarap sa feeling mag-hug ng matangkad. Okay, back to the game. Naglalaban po ang team ni Nico na Natividad at Wilbert Ross. Leading po ang Bulaqueño, mga Bulaqueño. Leading sila 87. Team Baguino 61. Now it's time for the third round. Next to play ay ang area manager at kaibigan ni Nico na si Jojo. At ang napakagaling na kumidyanting si TJ. Let's play round 3. Yon. Top 7 answers are on the board. Good luck. Sa teleserye o kaya sa pelikula, kumpletuhin yung linya ng isang ina. Di ba? Madalas sinasabi ito eh. Anak, huwag ka mabibigla, ah. Ang tatay mo ay... TJ. Hindi mo totoong tatay. Hindi totoong tatay, di ba? It's a prank! It's a prank! Hindi mo totoong tatay. Yes.
Jojo, baka makakuha mo pa. Yung linya sa mga teleserye, mga pelikula, di ba? Ito nang gagaling usually yung linya nito sa ina. Anak, huwag ka mabibigla. Ang tatay mo ay blank. Patay na. Patay na. Nandiyan ba yan? Services! Pass or play, my friend? Play! Let's go, let's do it. Timbulakenyo! Yes! Maisa? I'm ready. Alam na. Sana tama na ako this time. Ang tatay mo ay blank. Ang tatay mo, iniwan na tayo. Ang tatay mo, iniwan na tayo. Pwede. Services! Yes! Nico, huwag ka may bibigla, anak. Ang tatay mo ay blank. Ang tatay mo ay na-aksidente. 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 Naku. Na-aksidente daw. Naku, Cielo. Sa teleserye, pelikula, Cielo, kumpletuhin ang linya. Anak, huwag ka mabibigla. Ang tatay mo ay blank. Ang tatay mo ay bakla. Sir? Ang tatay mo. Ang tatay mo. Bakla. Yun niya. Madalas, di ba? Naririnig natin niya sa mga teleserye. Jojo, dalawa na lang. Kumpletuhin ang linya, anak, huwag ka mabibigla. Ang tatay mo ay blank. Hindi kanya mahal. Ah, saklap naman nun. Hindi kanya mahal. Wala, Liza. Ano pa kaya? Fill in the blank, ang tao ka mabibigla, anak, ha? Ang tatay mo ay? Nang babae. Services! Nandun na rin, isasumama sa iba, nandun na yun. Sa teleserye o pelikula, kumpletuhin ang linya ng isang ina. Anak, huwag ka mabibigla. Ang tatay mo ay blank. Ay may sakit. Ay may sakit. Pwede, pwede, pwede. Survey, ano masasabi mo dyan? Ano ba? Yes, sir! Cielo, isa na lang. Huwag ka mabibigla. Ang tatay mo ay blank ayon sa ina na karakter. Kang mabibigla ang tatay mo ay magtatrabaho sa ibang bansa? Oo, trabaho sa ibang bansa. Aalis, ganun? Aalis! Tatrabaho sa ibang bansa. Wala. All right. Direk. Okay. Ano kaya to? Senaryo. Anak, huwag ka mabibigla. Ang tatay mo ay? Buhay pa. Buhay pa? Okay. Para ano yun? Parang season 2. Yung season 1, kala na wala. Tapos buhay pa pala. TJ, ang tatay mo ay? Black. Kalbo. Hay? Kalbo. Sabi na kasi lahat eh. Pwede. Mix, huwag ka mabibigla. Ang tatay mo ay? Ay, babae. Hindi ko naintindihan. Wala na ako masabi. Oo, oh, tatay mo ay babae. Ano, talagang creative itong mga kasama ko, paring Wilbert, ha? Yes. Creative, pero baka meron ka pang iba, eh, nasa sa'yo kung gusto mo silang sundin. So ito, teleserye, pelikula. Di ba, imagine ninyo na yung mga linya ng mga ina, di ba? Anak, huwag ka mabibigla. Ang tatay mo ay blank. Susundin ko si Direk. Buhay pa! Buhay pa! Oh. Pwede yun! Pwede yun! Season 2! Sabi, season 2 nga. Season 2! May season 2! May season 2 to. Season 2 yun! Nandiyan ba yan? Survey? Boom! Teka. Baka pwede alamin natin mamaya pagbalik ng Family Feud! Patuloy pa rin po kinanood ng Family Feud! Pero bago tayo bumalik sa ating laro, babatiin ko muna ang mga daily viewers natin sa North America, lalong-lalo na sa mga taga Utah at Indiana, USA. Thank you for watching, mga taga Bethesda, Maryland. Maraming salamat. Midville, Pennsylvania, thank you for watching. Sa mga taga British Columbia, Canada, thank you very much for tuning in. At syempre, sa Kingston, Ontario, Canada, we hope to see you all there very, very soon. So kanina, bago ng break, tinanong natin ang Team Maginoo sa mga teleserye, sa pelikula, kumpletuhin yung linya, di ba? O, kungyari, nang galing sa ina, anak, huwag ka mabibigla, pero ang tatay mo ay blank. Tayo mo, buhay pa. Para pang season 2 nga. Pag tama ang sagot nila, masisteal nila ito at sobrang laki na magiging lamang. Kaya alamin natin na sabi ng survey, boom! Nadali tayo doon, Brad. Sakit sa ulo. Sakit sa ulo. Hindi, pero alam mo, mahirap. Alamin natin pong sabay-sabay, ang tatay mo ay... Di ba? Pwede yun eh, kasi konektado sa number 2. Yung pala yun. Kaya eto na, ang updated scores. Team Bulakenyo, 277 points. Maginoo, 61.
Guys, may isa pa eh. May isa pa. Direk, nasa sa'yo na to. Sige. Let's go, Direk! Buhay ko to. Alam niyo, madalas, kahit zero, nakakahabol. Nakakahabol, kaya ito talaga, dito magkakaalaman sa triple points round. Liza, Direk Victor, let's play the final round. Yes! Good luck! Here's the final question. Dito sa tanong na ito, nag-survey tayo ng 100 babae. And the top 4 answers are on the board. Ano ang una mong gagawin kapag nalaman mong wanted pala ng pulis ang iyong boyfriend? Go! Liza. Magagalit. Magwawala. Magagalit? Yes, super! Diba? You feel betrayed? Super! Iiyak! Iiyak pa ako! Sabi ni Liza, magagalit daw siya. Survey says... Oh! Direk, eto na pagkakataon. Ayon sa 100 babae, ano ang una? Isistress ko, ang unang-unang gagawin kapag nalaman mong wanted pala ng pulis ang boyfriend mo? Tawagin ng nanay. Tatawagin ng nanay. Oh. Aray, hihingi ng advice. Ma, anong gagawin ko rito? Ano ba itong pinasok ko? Tatawagin ang nanay. Services? Wala rin. Nico, ikaw na. Okay, anong tanong ulit? Dahil pareho nilang hindi nakuha, ito yung tanong, Nico. Ayon sa 100 babae, unang mong gagawin pag nalaman mong wanted pala ng pulis ang boyfriend mo? Hihiwalayan ko. Nandiyan ba yan? Hihiwalayan. Yes. Wilbert, pwede pa. Pag makuha mo yung top answer, kayo maglalaro for the final round. Ang una mong gagawin kapag malaman mong wanted ng pulis ang boyfriend mo? Isusumbong ko! Oh, hindi. Parang ilalaglag mo. Isusumbong ko. Kasi sabi mo kung nasaan, gano'n. Oo. Isusumbong ko! Services! Wilbert, faster play. Play! Okay, let's play the final round. Come on. No coaching lang, ha? Let's go. Direk, di tayo. No coaching, guys. Final round, ha? No coaching, Migs. Una mong gagawin kapag nalaman mong wanted pala ng pulis ang boyfriend mo? Itatago ko siya. Kung mahal na mahal ko siya. Itatago? Accomplice to the crime. Pero siyempre, again, survey naman ito. Ang sabi niya, itatago. Nandyan din kaya yan. Survey says... Yes! Yes! Kaya pala na ito. PJ, isa na lang. Unang-unang gagawin pag nalaman mong wanted ng pulis ang iyong boyfriend. 3 seconds, DJ. Tatanungin ko kung totoo. Oh. Kukumprontahin mo yung boyfriend mo. Kukumprontahin ko. Kakausapin. Darling, totoo ba ito? Totoo ba? Kasi baka mamaya, napagkamalan, di ba? Survey, nandyan ba yan for the win? Ang lupit mo, Brad. Ang lupit. Ang ating final score, Team Maginoo, 358 points. Team Bulacay na 277. Nico, ang galing niya pare. Salamat, salamat. Guys, played well. Thank you very much. Jojo, maraming salamat. Liza, palakpakan po natin. May 50,000 pesos sila from Family Feud. Thank you. And siyempre, congratulations, Team Maginoo. Ito na. 100,000 na ito, Brad. Yes! Yes! 100 na. Dobdoblihin pa natin ito sa Fast Money. Wilbert, I need 2 players for our Fast Money round. Migs and TJ. All right, it's gonna be Migs and TJ. Don't miss the exciting Fast Money round sa pagbabalik ng Family Feud. And we're back. Kasama natin ang winners. Sila po ang Team Maginoo. Pero dito sa Fast Money, si Migs ang una maglalaro. Migs, kanina nanalo na kayo ng 100,000 piso. Pero kung swertihin pa kayo, pwede nating doble at pag-uwi kayo ng 200,000 pesos. At bukod dyan, ito sobrang proud tayo parati dito dahil tatanggap ng 20,000 ang napili ninyong charitable institution or organization. Ano ba ang napili ninyo, Miss? Ang napili po naming institusyon ay ang Gawad Kalinga. Ayan. There you go. Gawad Kalinga para sa inyo po ang kanilang donation sa araw na ito. And now, nasa waiting area si TJ. Hindi tayo naririnig. It's time for Fast Money, Migs. Are you ready? Ready po. Okay, let's do this. Give me 20 seconds on the clock. Anong pagkain ang pwedeng isawsaw sa o budburan ng asukal? Nirtami sa saging. Ilan ang kasali sa larong Chinese garter? 3. Madalas gawin sa family reunion? Kumain. Impormasyong hinihingi ng online scammer? Birthday. Kung magiging hayop ka, anong hayop ang gusto mo?
Pusa. Let's go, buddy. First question, pagkain na pwedeng isausawsa o binubudburan ng asukal, ang sabi mo'y matamis asag. Banana cue. Banana cue. Yeah, banana cue. Tayo. Services. Yes, sir. Ilan ang kasali sa larong Chinese garter? Chinese garter, I'm sure, alam mo yan. Medyo. Oo, di ba may tagahawak? Sana nilalaro pa rin yan. Nung mga bata kami, nilalaro yan mga kapatid ko babae. Saan mo tatlo ang sabi ng survey ay? Meron. Madalas gawin sa family reunion. Hindi mo mawawala yung kainan dyan. Services. Meron yan. Oh, yep. Very good. Impormasyong hinihingi ng online scammer. Sabi mo, may birthday. Services. Pwede. Kung magiging hayop ka, gusto mo maging pusa. Nandiyan tayo sa survey natin. Meron. 73. Not bad at all. Maybe it's not bad. Let's welcome back, TJ. DJ. Oh, mukhang relax ka naman. Kaya. Sakto yan. Si Migs, naka 73 points. Kailangan niya kubuhan ng 127. Kaya mo yan. Galing, ha? Oo, di ba? Sabi sa'yo, eh. Proud na proud, eh. Eto, same question. Same 5 questions, pero 25 seconds tayo, TJ. Okay. Ready? Okay po. Oh, you got this. Makikita na po ng audience ngayon ang sagot ni Migs. So give me 25 seconds on the clock. Anong pagkain ang pwedeng isawsaw sa o budburan ng asukal? Go. Suman. Ilan ang kasali sa larong Chinese garter? Tatlo. Apat. Madalas gawin sa family reunion? Karaoke. Impormasyong hinihingi ng online scammer? Password. Kung magiging hayop ka, anong hayop ang gusto mo? Leon. Let's go! 127. That's all we need. Pagkain na pwede isawsawsa o budburan ng asukal, suman. Diba? Lalo na ako, brown sugar o kaya cocoa sugar. Oh, sarap niyan. Survey says, top answer. Ilan ang kasali sa ralong Chinese garter? Sabi mo'y apat ang sabi ng survey. Top answer. Madalas gawin sa family reunion ang sabi mo'y karaoke. Ang sabi ng survey ay, pwede. Pero ang number one dito ay mga laro, games. Parang family feud, nilalaro sa mga reunion parate. Impormasyong hinihingi ng online scammer, sabi mo'y password, services. Uy! Bakit kaya? Anyway, ang top answer dito ay full name. Okay. Full name. Kung magiging hayop ka, ang hayop na gusto mo ay Leon. Ang sabi ng survey dyan ay aso ang top answer. TJ, congratulations. Nanalo pa rin naman kayo ng 100,000 pesos. Team Maguino, and of course, it's welcome back. Team Bulakenyo. Nico, guys, ano masasabi niyo sa inyong pagkapanalo? Tinadhana talaga siya sa amin. Diba? Kaya good luck sa mga ginagawa niyo individually. Sana'y makapagtrabaho tayo anytime soon. And kayo rin sa inyong mga negosyo. Ha? More power to you guys. Maraming salamat sa inyo. Pilipinas, maraming salamat. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud! Yes, sir!